ayan, ang sinasabi ko sa inyo, oh, yung mga nag-react dun sa interview ni Tony kay Bongbong Marcos, oh, ayan, kayo ang nag-trigger. Ay, Attorney Aljigo! Oh, hindi nga kasi kayo nag-iisip, kuda kayo kagad ng kuda. Oh, yun ang yung kwento na naranasan niyo ng panahon ni Marcos, eh may mga tao hindi ganoon ang kwento. Yun ang katotohanan. Yung galit mo, gusto mo rin yung galit. Eh paano nga kung hindi ganoon yung naranasan? Merong mga gusto marinig yung kwento ng mga Marcoses. Eh ganoon ang buhay. Ito ngayon ang nangyari. Hello, Jack Arroyo. Eh di ngayon ang mga tao, uhaw na uhaw ngayon sa mga impormasyon tungkol kay Marcos. At ang naglalabas randomly, eh ang lumalabas, eh puro kasinungalingan yung mga... O gaya si Bianca Gonzalez, sabi niya, how can you even know this more than, well, never again? You just say never again. Why? Kasi nga puro tayo konsepto eh. Kung meron kayong position, kailangan meron ding detalye bakit ganun ang position nyo. Diba? Ito pro Marcos or pro Dilaw, what? Hindi lang. This is the perfect time for everyone na ihain kung ano ang iyong alam. Eh, in the time being, dahil sa ginawa niyong maling paraan ng pagrereklamo, sa ginawang interview ni Tony, ang nangyari, nauhaw ang tao sa maraming detalye tungkol sa nakaraang panahon noong panahon ni Marcos. So, hindi kayo pwede magalit doon. Kagagawan nyo yan eh. Hindi nyo kasi pwedeng pigilan ang information now that there is, that we are enjoying this freedom na magpalitan ng information. Pero, pagalingan to. Diba? Sa kagagahan ninyo, Sally, hello, nakakakuda ninyo doon lang sa interview ni Tony kay BBM. O, lahat ngayon ng tao gustong malaman ang mga detalye tungkol kay Ferdinand Marcos. At ang lumalabas pa, eh parang sa lahat random na mga detalye at impormasyon na nagsusulputan kung saan sa social media, ang lumalabas pa, eh talaga siniraan sila. O ngayon, ayan. Diba? Kasi hindi kayo nag-iisip kung ano man ang posisyon ninyo. Hindi kasi kayo marunong rumrespeto ng kwento ng bawat tao eh. May kwento siyang ganun. O di pagbigyan niyo siya. Ako ba, tuloy ako nagtataka nga, bakit nga ba hindi sila pinagkakasuhan? Diba? Uy, si Terry Honor ba yun? Hi, hello Terry! Oh, ay, si Labat Bay! Lahat kasi ang nangyayari, kung ano yung kwento mo, gusto mo kwento ng lahat. Oh, ngayon tuloy, nauhaw ang tao sa kwento ng mga Marcoses. Ah, ganun ba? Paano ba talagang nangyari? Ayan, naging epekto. Oo, from Kalinga Province, Richelle Fernandez, Roberto Tolentino, si Bobet ko ba yan? See? So again, nakikiusap lang po ako, please follow, like, and share. Oh. Kaya nga, di ba, Bea, Polante, Katana, totoo po yan siya. Kasi nga, kuda kayo ng kuda, kudaan lang kayo ng kudaan, nang hindi mo lang, parang ganito lang yan eh. Oh, yung kampong kalaban ninyo, aba, ito, humihirit. Pagpalagyan natin ganun ha, thank you very much, Carl. Lumalakas kasi si Puso. Kaya ngayon, ang dapat nangyari, nag-isip kayo kung paano ang gagawin ninyong panlaban, pangontra. Again, parang in-example ko, si ABS-CBN at saka si GMA7, magkalaban ng istasyon. O merong mataas sa ratings, ang, for example, ang GMA7. Ano gagawin ng ABS-CBN? Alam nga naman pumunta si Charo Santos doon po sa GMA7. Sabi niya, hoy, ano yung mga pinapanabas nyo ha? Hindi tama yan. Kailangan ganun ba? Ganun di ba ang GMA7 pumunta ng ABS-CBN? Alam niyo, hindi lang ito tungkol sa kung ano totoo. Hello, Ma'am Bell, Juliet, Brian de las Aras. Ang ibig sabihin nito, kung bakbakan kayong exposure sa media, gumawa ka rin ng sarili mo. Ito naman mga taga Marshall Museum, uutusan nyo si Tony na ito ang ilagay mong content. Siga rin kayo eh, no? Yan, kitang-kita sa ugali ninyo na parang kung ano ang gusto nyo, gustuhin nyo ng lahat at utusan nyo mga tao. Eh, saan ka nakakita ng gano'n? Sasabihin nyo, ano?
diktador. Eh, si ganun ang diktador. Oh, di ba? So, ano lang eh, maging patas tayo. Oh, pag para, ako, buhay ako noong panahon ng martial law. Iba yung karanasan ko sa karanasan ninyong nagkaroon kayo ng masasakit na ka. O, di, yun ang kwento mo, pero ito ang kwento mo eh. Bakit kailangan kung ano ang kwento mo, eh, maging ganun din ang kwento ko. Di ba? So, bakit mo pinipig? Hello, Ferdinand Santos. Thank you to sa mga pictures. Hello, Ivy. Watching from Oman. Again, nakikiusap ako. Please, paki-follow, like, and share. Kasi ho, mayroong nagbabawas ng aking mga followers. So, ako humihingi ng tulong ninyo. Okay? Ngayon tuloy, tingnan mo. Kumbaga, si BBM, hindi na nga masyado pinag-uusapan. O sa kagagahan ninyo, nauuna nyo ang kuda, kuda kayo ng kuda, eh ngayon lahat ng tao na curious. At pagka nagtuloy-tuloy yan, minalas-malas kayo. Lahat ng manok nyo malalaos ni Marcos. Kasi nga naging curious yung tao eh. At wala naman kayong mailabas na ito ang panahon, ilabas yung lahat nung kanilang violation. Kasi bakbakan si Ranto eh. Ngayon, eh paano ngayon? Ba't hindi nyo ilabas kasi? Ilabas nyo. Oh, hello Tony ko, Fatima Samad. Ngayon eh, ang mga Marcos is eh merong mga supporters na hanggang ngayon ay mainit, matibay nilang supporters na naglalabas ng mga ebidensya. Oh, eh di tapatan ninyo, 'di ba? Hindi pwede yung kasi galit kayo na naranasan mo at lahat ng mga hindi ganoon na nararanasan na sasabihin mo insensitive. Ilabas mo yung sayo. Hello JM. Oh, yung mga taga-Jeddah, hello. Hindi ba? So, again, nakikiusap po ako sa inyo. Follow, like, and share. Pati meron mo akong YouTube channel. Eh. Sana mapalakas din natin para meron tayong isa pang channel. Ano? Ay, Otep! Diba? Kasi nga, itong mga kuda ng uta. Hello, Ma'am Joyce Torna Sanchez. Ang aking laging kapartner, taga-POEA. DA din siya. Tama ba ako? Oo. Eh, kaya ngayon tuloy, ngayon, paano mo ngayon haharangin yan? Eh, nagkaroon ngayon ng ano, ng wave. Everybody wants to know about Marcos. Sino may kagagawan yan? Kayo. Oh, kaya magkita-kita kayo ng mga bugok at magtitigan kayo at magbatukan kayo. Kayo may kagagawan yan. Hindi naman yung mga kakampi ni Marcos eh. Hindi. Kayo. Again, ha, inuulit ko, paki-follow, like, and share. Meron po tayong mga kalaban na binabawasan ng aking mga followers. At kung minsan eh, ayaw nilang malaman na tayo ay nagkakakunik. Oo, di ba Tony? Di ba? Lahat na lang ng tao gusto sila ang masagot. Eh, tingnan mo ha, ako naaalala ko noon. I love Ma'am Petrona Bergado. Love you rin. Love you Janice from Singapore. O, itong linggo na to magtatrabaho na ako, mag-o-taking na ako. Yasmin, oh. So again, inuulit ko, please lang, follow, like, and share. Alam mo ting kagaya ng mga interviews kay Enrile, yung lahat ng mga tinatanong sa kanya, hindi mo masubstantiate eh. Tinatanong ka, okay, on what authority or on what basis are you claiming this? O di dapat sagutin mo. I-head on mo si Enrile. Eh kaso wala kang ang masabi. Ang kwento mo, kwento lang. So what does that make you? Di para ka lang narinig mo. At ang mga pinakamalaki kong pinagtataka, yung mga hindi buhay ng panahon ni Marcos, bakit sila yung pinakamainit? Eh paano mong nalaman yun? Tapos so, ako na buhay noon, ako mali. Ikaw na hindi na buhay noon, ikaw ang tama. Eh, paano nangyari yun? Oh, meron kasi mga nakulong. O sige, o di meron nakulong. E paano, kami, na wala namang naranasan gano'n, papalitan ko ba yung memorya ko? Oh, paano yun? O, ito pang isa, hindi nyo napapansin, ito magkakapatid na to. Kahit si Imelda Marcos, kung magsalita, never mo marinig yung mga taong to na bargas, bastos, and kung gano'n ba silang kasama, kunyari gano'ng kasama yung ama nito, susulpot at susulpot doon sa anak eh. Oh, bakit wala kang makita ng gano'n? Ang pinakamaangas na nga, si Senator Ivy. Oh, hindi, salyahin yun ang salyahin ang lahat na sinasabi nila. Sinabi nila, oh, si sinabi nila, maraming kasalanan itong
si Imelda Marcos. O hindi ihain nyo dito, o free for all tayo ngayon. Bakit hindi nyo nga ihain para makita rin natin lahat? Gaya nun sa yung nagpatayo ng film center. Ito eh, free for all tayo ngayon na sabihin kung ano yung inyong ebidensya, ano ang sama ng loob nyo. Bakit up to this point, asan ba yung mga asan yung inyong mga kumbaga bigat ng kwento para maintindihan din ng maraming tao. Kaso ngayon tingnan mo ang naglalabasan na parang kasinungalingan ng lahat ng inakusa kay Marcos. O paano ngayon yan? Hindi, sagutin nyo nga. Wala pa naman nag-ipinal dito eh. Bakbakan tayo ng impormasyon ngayon. Pero ang hindi mo yung pwedeng gawin, sasabihin nyo kay Tony Gonzaga na huwag mong interview niya. O, paano yun? O, di ba? And again, sana masagot natin. Ako talaga takang-taka doon sa mga bata, nagigil kay Bongbong. Ako buhay ako noon eh. 1964 ako pinanganak. Inabutan ko lahat siya. Si presidente pa noon, si Makapagal eh. Tapos si Marcos. So, nandun ako noon. Oo. Ang pinaka-nakakabuisit noon, hello, Ter. Ang pinaka-nakakabuisit noon, ang hirap kumuha ng telepono. Diba? Hello, Joby. At ang mga dyaryo noon, nakakairita kasi pare-pareho headline. Ngayon ko lang na-appreciate. Mas maganda mo pala yung gano'n dahil hindi magulo. Ang mami ko, public school teacher. Lagi kami meron Nutriban. Never namin naranasan ito pagkatapos delay. Tapos, descending tayo lahat talaga noon. Na, nung dumating na si Cory, parang nagulat din kami na parang, bakit gano'n? Pwede nang yung nga lang hindi nakaayos yung mga opisyal mo na lumalabas, medyo nakakalito na dahil sanay ka na nang nakikita mo maayos silang nagpapakita, nagsasalita. Tapos sa mga ang kabinete ni Marcos, ang bibigat na mga intellectual giants. Ngayon sasabihin niyo na naman, kasi hindi ako pro, hindi ito tungkol sa pro Marcos ako, hindi 'yun ang naabutan ko. Ano 'to? Papalitan ko 'yung naabutan ko.